kayo sa gilid. Kasi ko palit ko yun. Bibigay mo sa mo. Hindi, sorry ka. Pero kaya mo po maghanap. Hindi mo kailangan maghanap kasi may source ka. Tumigil ka! Dalawang lang kang pinapantayan. Ano ka ba? Amin sir, amin na. Hindi, amin na sir. Amin. Talagang deny ko din. Pag-uusap tayo sa hindi ganitong sitwasyon, meron akong ipapakita sa'yo para matahimik ka talaga. Puro ka deny ng deny eh. Nandyan na nga eh. Ang dami CCTV o, ang dami camera. Ang dami pag-uusap. Ilalatag natin mamaya, makikita nila yung mga ilalatag natin mamaya, tignan natin. Sir, baka na-frame up lang ako sir, na-victim ako ng... Nam? Mga tao, ginigalit ko. Sino? Magsabi ka, sinong galit sa'yo? Walang nang galit sa'yo eh. Marami po sir. Ang dami nag-idolize nga sa'yo eh. Meron po sir, marami po nang galit sa'yo sir. Idol kita, pero nung nalaman ko, wala. Galit na rin ako sa'yo. Del, tabi nyo ito. Tabi nyo ito. Yung papel, yung papel. Pabuhat mo, pare. Ilagay ito para may hangin. Dito, dito. Tabi nyo ito para may hangin. Sino ano nito? Sino nga resting niya kanya? Ito sa Hiligan Ben. Lipat sa gitna, para maluwag. Lipat sa gitna. Ito si Looney, yung ina-idolize na rapper, ano, nahuli nga siya dito sa Baybas Operation, dito sa isang hotel sa may Polaris, Barangay Poblacion sa Makati. So, sinasabi niya na hindi raw pa niya yung item pero matagal na siya sa surveillance at limilitaw na kanya nga yung mga item na yan. So, usually mga cushion, push. So, kasama ni Looney na na-aresto yung mga kasama niya, may DJ. Ito yung mga kasama ni Looney. Gracias.
So kasama sa mga na-arresto ay itong DJ ni Juni, tapos kapatid. Sabi na tayo. Parating pa lang iba. Matapot ako lang sana. Sige doon. Matapot ako lang. Doon sa likod. Kaya ang pwede ko sa amin. $100,000. Grabe viewer. US ko. $50,000. Matutok-tutok natin lahat ang pwede mamaya. Hindi talaga. Talaga hindi ko amin eh. Ngayon lang naman ito ng viewers, 24,000. Bonus na yung ano? Sa live. Nakuha niya na yung 25,000 nga. Viewers. Ganun siya kalaki na viewers. May bonus siya ngayon 5,000. 26,000 viewers. Ganun siya kasi kasi. 105. Bonus siya rin 5. Yan siya ang ganyan ka na. Nakita ko lang ang arrangement niya. Hello. Ilan ba yung DJ? So sa mga late viewers, na-aresto yung rapper na si Luni na ang totoong pangalan ay Marlon Pero Ramas. Kasama sa na-aresto ang apat na iba pa dito sa isang basement ng parking lot ng isang hotel dito sa Makati. Ang mga nakuha kay alias Luni at sa mga kasama niya ay Kush, high grade marijuana na Kush, at Vibas money. Tropa. Okay, dapat na.
Sir, ano kayo ni Leonie? Ano po, nagtrabaho po kami sa kanya po. Ano ka? RM po. Ano? RM po. Ano yung RM? Ano po, nag-assist po sa lahat ng bagay. Event? Sa ano ka, rapper din? DJ? Minsan, nag-ano po din ako ng lahat. So, bawal. Sige, salita lang kayo. Para lahat ng sabihin nyo ay magagamit laban sa inyo talaga. Sorry, we're not getting invitation. Okay, okay. Oh, okay. Yun yung nakasikat kasi pinuha viewer. Kita 3,000? Ako sabi ko. May pamilya ka nila? Sir, sinuntok yung isang operatiba natin, sir. Ha? Sinuntok yung TV natin. Yung? Yung pusher ba yun, sir? Sino? Ito? Oo, sir. Sino sinakta nito? E di itagdag nyo. Sir, ba? Yung TV kanina, sir, pagkakunta. May CCTV kayo? Ano nga, sir, pinukuha natin, sir. Sino magpapakilala? Ay, bypass nga eh. Diba? O sige, salita kayo, salita. Ayan ang mga media, sarapan. You deny me. You deny me. Deny nyo. So, ano yung detalye? Ito. Ano
David Rizon. 90,000. Baka umabot ng 1 million. Aywan. Then, nakalate kasi sa 3 million. Marlon. As the TV naman. Alboy. Ay, dyan ka sa tulad. Saan yung mga naka, ano, mag-resa ka ng t-shirt na? Sir Galit. Naka-best siya. Sa may okay, tabi tayo. Ano, Teddy? Yan, sa gitna. Sir? Alas tayo. Hindi ko memory sa pangalan. Check. Saan na ba? Okay. Saglit lang. Okay. Yeah. Leto ka na. Sige sir, pa-initial po. Paano natin na-aresto si Looney at yung mga kasama niya? Yes. Almost 1 month na namin sinusubaybayan lahat ng mga gigs niya. Nagsimula ito sa isang confidential information na ipinarating sa amin na alam kung ano yung mga ginagawa niya. Actually, malapit ito sa kanya, kay Looney, no? Itong si Marlon. So, from there, na nakuha namin yung informasyon at doon kami nagsimula ng mga kung ano yung mga susunod na gagawin. Then, na continuous na binibigyan kami ng mga informasyon kung saan yung mga susunod na gig niya, kung sino yung mga kasama niya, kung ano yung mga sakyan niya, at kung ano yung sistema nila. So, infinite lahat sa amin yan. Then comes, dung bago magkatapusan ng August, nagkaroon siya ng gig dito sa Makati, at pinuntahan ito, pinuntahan ng mga operatiba natin. Yun na yung mga karoon ng contact sa kanya. So, na-confirm at na-validate ng mga ating operatiba ng STEU yung kanyang mga activities. But during that time kasi, hindi pa prepared yung STEU. So, hindi pa namin na nakukuha lahat ng impormasyon na makuha namin para isagawa ang isang bypass.
noong September 7, nagkaroon ulit siya ng isang gig dito sa Makati, no? Hindi namin siya subaybayan. Dahil biglaan na binigay sa amin yung impormasyon at hindi kami nakapag-prepare. Ngayon, meron siyang activity dito ulit sa Makati. Kung makikita nyo, puro Makati ang ano, dahil tumutugma ito sa lahat ng impormasyon na binigay ng ating informant na karamihan ng mga activities niya ay ginagawa dito sa Makati. At isinasabay niya yung kanyang pag-distribute ng mga ganitong klaseng kontrabando, itong kush na ito, itong high-grade marijuana na ito. So, nung nalaman namin itong bypass operation at pag nagkasunduan, meron silang usapan. May makikita nyo mamaya sa mga usapan sa cellphones at saka ano, na pinag-prepare kami na 100,000 na halaga dahil yun ang kapalit ng kanilang ibibigay na marijuana na kush. So, dumating yung oras, dito ang usapan, dito sa building na ito, at yun nga, isinagawa itong bypass operation para magkaliwaan lang. Then from there, dahil alam na namin lahat ng mga information kung ano yung style nila, ano yung sistema nila, so we were, sinigurado namin na may dala-dala siya bago namin inabot yung pera, at yun nga, yung kaliwaan ay isinagawa na kagad itong pag-uuri sa kanila. Balit, during gig ba ang bentahan o bago mag-gig? Paano ba, sir? Merong kami mga impormasyon na isinasabay ito. Ginag-consider before, or during, or after. Itong nangyari ito before the activity na sasagawa niya dito sa Makati. Kasi dumating sila, nag-park sila dito, ito yung kanyang sakyan, yung Subaru na kulay red, at from there lumabas sila, dumating ni ating operatiba na mga poster buyer at nagkaliwaan itong ano. Ito yung ating mga hinanda na bypass money, yung iba dyan budel money, at ito yung mga nakuha natin sa kanya. Ito yung sistema niya, no? Nilagay niya itong mga item dito sa loob, mga nakaganda. So isiniksik niya itong 15 sachets na ito, itong mga 15 tea bags na ito, ang mga push dito sa maliit na kahon. At yung kahon na ito, nakatakip at binalik na parang regalo. So nung inabot itong pera, at inabot na rin itong labanan. More than a month, almost a month na naging siguro yung kaya. Kompleto kami sa mga impormasyon at very reliable yung ating pinagbigyan dahil kasamahan nila. Nanlaban pa raw, sir? Isa sa kanila ay nanlaban. Ipagsuntukan, no? Yung crucial buyer. Dahil nung sinabing dumapa, na pinapadapa sila, siguro hindi nila akalain na ang transaction nila ay isang pulis. Bigla sila, nasuntok niya yung ating pulis. Okay. Isasama na rin natin ito sa ikakaso natin sa kanila. Yes, nakakasama ng loob dahil personally kilala ko yung tao. Maraming nag-idol sa kanya. Meaning, madali siya makahikayat ng mga nag-idolize sa kanya. Dahil sasikat siya, at talagang napanood ko itong mga ibang, at narinig ko itong mga kanta niya, ay talagang magaganda ang ano. Yun nga lang, ay nagamit niya sa ibang nga. Kaya hindi natin alam na meron pala siyang mga activities naman dito. Sa mga artist na katulad niya, sir, anong pinagbibili? Yes, meron naman tayo mga listahan sa kanila. So, sinusubaybayan din sila. Kumukuha lang tayo ng timing para magawan din natin ng action, tamang action para sana. Ito, tama lang ito para hindi na, lalo na dito, kasi karamihan ng gig ni Loni ay nang ginagawa dito sa Makati. So, may mga text conversations? Yes, may mga conversations tayo. Ipapakita namin. Hindi namin lahat may bibigay sa inyo, pero during the inquest, inalagay namin lahat. Kung paano nagsimula, kung paano nang ipagkilala. Meron kami mga pictures din sa mga gigs niya. Yung mga previous, kasama siya. Okay, sir. Pwede ba natin... Pwede po ba kayo? Loni, pwede ka ba ma-interview? Bigay mo naman yung site mo. Sige, lapit ka rito. Abogado namin. Pwede mo i-deny, sige. Lapit ka rito. Lapit ka rito, para maano. Sige. Okay lang. Ako ang pag-usap sa abogado namin dahil bigla po kami
Ang pupuntahan po namin batang may cancer, yun ang pagkakaalam pong bigla po kami. Sino ang kausap mo? Inasol. Sino ang kausap mo? Sino ang kausap mo para pumunta dito? May nag-message po sa akin na Kay Dubria, sabi niya na may nag-idol daw sa kapatid ko. Birthday daw ni Sean. Pinost ko po ito sa Instagram account ko, nag-react yung mga tao. Sabi nila na pupunta kami dito kasi birthday daw at 6 p.m. pero meron siyang radio interview, so na-late kami. Kaya pagdating namin dito, sabi niya meron na daw VIP parking. Papa-retrieve ko po yung phone ko. My phone is with you guys. Hawak ng tao nyo. Nasaan? In bed siya, niya pa lang nakalapak. Hindi, yung cellphone daw niya na yun. Hindi siya, dumawawala yun siya. Hawak-hawak? Yes. Nakapost po yan sa kaya social media naman yan, makikita naman yan, marirepeat natin yan. Nakapost po yan sa social media account ko. So positive na nagpunta kayo dito. Cancer patient, leukemia, Sean yung pangalan niya. Tapos pagdating namin sa parking lot, bigla na lang kami tama, ginuyog ito ng mga 20 tama to 30 guys. 20 to 30, hindi aabot ng 20 yan. Hindi aabot ng 20 yan. I don't know, it's an estimate. Yeah, sure. Ma'am, sa akin mo sa ito, ito naman tumawag sa inyo, sinasabi nga ang pupuntaan sa video niya ay isang bag. For now, I cannot say who's that kasi we're all disoriented sa mga nangyari. Pero we're very honest, we're very clear, God is our witness, pupunta kami dito para sa ang birthday ng my leukemia patient. My friends, my followers in Instagram know that. I posted that Facebook. Hindi nyo pakainay na sa social media ngayon sa akin dito sa pagkakaarest ko. Ano mo masasabi mo sa mga followers sa fans niyo? Hindi totoo lahat kung parating sa akin. Hindi totoo lahat. Hindi totoo lahat. Hindi po sa akin yan. Hindi po sa akin yan. Ang cellphone ko po dyan yung isa. Yung maliit po yan sa akin. Yung pera po tsaka yung lahat ng mga nasa sachet, hindi po sa akin yan. Pumunta po kami dito para sa batang may cancer. Ang galing pa po ko sa radio interview kanina. Diretso po ako dito, tapos bigla na lang po sa'yo. Pero aminado ka na gumagamit ka, di ba? Sabi mo kanina, na gumagamit ka ng marijuana. Nakatikim na po ako. In some instances, pag may mga din out of town, yun ba, nasa mga dagat, pero nakatikim na. Kailan ang last? Gumagamit ka? Siguro po nung nasa dagat po. So, sino yung sinasabi mo mga galit sa'yo? Para kasi sabi kanina, may mga galit sa'yo. Enough po ng interview. We will talk to our lawyers first kasi hindi pa namin sila nakakausap. And naka-media na, wala pa kaming lawyers. Wala pa lawyers. Our rights have sa not been, you know, respected. So, it's your choice. It's your choice. Let's stop the interview. Let's just stop the interview. Thank you. Wala pang marking. Nakabili na kayo? Yes, meron sa kumukuha. Iyan na yan na para yung pipirma sa inventory nyo para makaalis na sila. Ito sir, si Kerman. Sorry? Nakatulog na. So ayon sa Makati PNP, dumaan sa matinding surveillance ang grupo ni Looney bago sinagawa itong bypass operation. Ilan sa mga nakuha sa kanya itong high-grade marijuana, tinatawag na nakusyo, no? At saka bypass money na abot nga sa 100,000 pesos. Nangyari ito sa parking lot ng isang hotel kung saan daw ay may imi-meet na isang cancer patient sana si Looney at ang kanyang mga kasama. Pero naganap na nga yung bypass operation at nahuli na nga sila, no? Si Looney at ang apat niyang kasama ang mga na-arrest, including yung driver niya at ang babaeng to, ang pabaypay. At yung DJ, sabi DJ at mga kasama niya sa trabaho ng dalawang na kaipin. Ano ba? 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 Ano ba?
okay.